Gaano nyo kamahal ang binmalay? Ang share ng congressman, 80%. Hindi pwede na laro-laro lang to. Mahirap na tanong yan, sir. Pre, boss natin yan. Magandang gabi, and this is The Profiler. I'm Ed Abalos. Sa gabing ito, makakasama at makakapanayam natin ang dating barangay kagawad, naging three-timer vice mayor ng Benmalay, at kasalukuyang barangay captain ng Malindong, Binmalay, Pangasinan. Tumatakbo rin at nangangarap maging isang alkalde ng Binmalay, Pangasinan. Tinago rin ang Mr. Principio at Mr. Malasakit, Engineer Pedro Pit Merera. Good evening and welcome to the program, sir. Yeah, good evening, Ed. Sir, para po sa mga nakakakilala at hindi po nakakakilala, sino po ba si Engineer Pit Merera? Well, si Pit Merera ay isang ama, may tatlong anak, may asawa, at the same time may former barangay kagawad, vice mayor, a former vice mayor for 9 years, and at the same time kasalukuyang barangay kagawad, and then the son of a former mayor of our town, Roberto D. Merera, and a former judge, Corazon D. Merera. At the same time, siya isang negosyante dito sa Pangasinan. Sir, balikan natin yung mga panahong bago pa lang po kayo sa politika. Paano po kayo nagsimula? Well, yung alam mo yan, Ed, nagsimula lang ako sa nakikita ko sa mga kapaligiran. Yung kapaligiran ko nakita ko na sa kahirapan, so naisip ko sa aking sarili na panahon din na kahit papano sa maliit na bagay makakatulong ka sa mga mahirap. And nakita ko rin nung during the time of my father, who is the mayor of our town in Malay, nakikita ko rin na siya ay masigasig sa pagtulong sa mga tao. At doon ko napasya sa aking sarili na dapat ay hindi lang doon sa politika ang pagtungkol o pagtulong sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, dahil alam natin na we have one life to live. Sir, lumaki daw po kayo sa isang stricto at may paninindigan na pamilya. Yes, totoo yan, Ed. Alam mo, stricto at may paninindigan, dahil ang father namin, yun ang ito nyo tinuro sa amin. Bata pa lang kami, kailangan anumang bagay na dapat mong alam na tama, ay kailangan mong gawin na yung nasa tama rin para sa taong bayan. Sir, in your past interviews, lagi niyo po sinasabi, hindi niyo daw planong pasukin ang politika. Sa akin pananaw, ang naging kaisipan ko lang ay tumulong. Pero sa mga nakikita kong bagay na dumaan, ay sabi ko sa aking sarili, ay dapat siguro, ay kailangan sa pagtulong na ito, ay dapat na rin pumasok tayo sa politika para lalo tayo makakatulong sa mga taong bayan. Sir, ito sinasabi nila, ikaw daw yung tipong hindi daw pakitang tao, kasi marami nagsasabi na before ka lang po naging vice mayor, before pa po kayo naging kagawad, talagang puma-public service na po kayo sa mga nasasakupan niyo o sa kapwa niyo po. Totoo yun, Ed. Sa akin, kung may ginagawa ko, ayoko yung publicity. Mm-hmm. Dahil para sa akin lang, yung publicity na yun doon sa mga tao, gusto lang na tumutulong at pinapakita yung tulong. Pero para sa akin, ang pagtulong hindi na dapat na ipakita sa taong bayan, kundi ipakita mo na may pagmamahal ka sa taong bayan. Did you ever regret being a public servant? No. Yung regret na yan ay nandyan tayo na tumulong, handang tumulong. Why do you keep on pursuing to be a public servant? Well, tulad na sinasabi ko, ang pagtulong ay pagmamahal sa bayan. At kailangan natin ang tumulong dahil sa kahirapan sa buhay na yun. Oh, kasi syempre, meron po mga times na hindi ho kayo pinalad, no? Mm-hmm. And up to now, nandyan pa rin ho kayo na tumutulong sa tao. Sir, kung sakali kong palarin kayo at maging mayor po ng Binmalay, Pangasinan, ano po ang gusto nyong i-priority at ano po ang gusto nyong gawin in your first day of your office? Yung mga bagay na dapat natin na i-priority, una-una, tingnan muna natin ang kapaligiran.
pag sinabi kong kapaligiran, we all know that we are inviting our investors. Unang-una, yung basura. Kung paano natin maiayos na ang kapaligiran na malinis. Pangalawa, yung kailugan. Kasi we all know na there's a climate change big na napangyayari sa ating not only in our town, Bimale, but in buong mundo na yan, ano? Kakaroon ng climate change. So, kailangan ayusin natin ang mismong kailugan para sa mga negosyante, may mga palaisdahan, pagdating ng mga climate change, sa hindi sila nakatuloy or na-stress, sa dahilan na alam po natin na ihalin tulad ko na rin ang neighboring cities and towns like the Bupan, pag tuwing dumarating ang climate change, tag-ulan, ay nababaha. So, ibig sabihin, in preparation for this climate change, ay kailangan nakahanda din tayo na maayos ang kailangan. Pangatlo, yung edukasyon. Kasi edukasyon na nakikita po natin na yung mga mismong ating mga anak na mamahirap ay hindi nila natutugunan kung paano paaralin yung mga kanilang anak. Actually, during my time as a vice mayor for 9 years, nagkaroon ako ng 561 scholars. And out of the 561, nagkaroon tayo ng pinatapos na 461. At ako'y natutuwa dahil minsan hindi ko na sila kilala at nagpapasalamat din sa akin. So, yun nga, ay tinan natin ang edukasyon. At the same time, sa mga senior citizen, na alam po natin ay karamihan ay kakulangan sa pagtugon, sa pagkastos sa kanilang mga mismong karamdaman. So, lahat ay titignan natin yan. Especially so, sa kapulisan din, na bigyan natin sila ng pansin. Sa mga fire department, bigyan din natin lahat ng pansin. Lahat ng bagay na pangangailangan ay dapat pag-aralan at plan lahat para at least magiging maganda ang ating bayan din natin. Sir, anong klaseng leader po kayo? Kung well, inyong i-describe? Para sa akin, being a leader ay unang-una may prinsipyo at marasakit sa bayan. Bakit may prinsipyo? Dahil unang-una, pag bilang isang kasalukuyang barangay captain ng barangay ko, no? Una sa aking pamamalakad. Ano yung pamamalakad ko? Transparency. At pangalawa is proper consultation sa community. Bakit ko nasasabing transparency? Kasi gusto kong malaman ng taong bayan sa mga aking kabarangay na anuman yung pagdabrasusan ng ating barangay ay kailangan malaman nila. Proper consultation ka po, hindi ako nati-design sa mga dapat kong i-desisyon kundi kailangan ko rin ang mga bagay na katulad ng aking mga kagawads na dapat malaman nila ang desisyon na mayroon na po at ikukonsulto pa sila. Kasi kung wala proper consultation, ibig sabihin, ay ako lang ang nag-desisyon. May kasabihan din na 3 heads better than 1. Ibig sabihin nun, may alam sila na hindi ko alam, may alam ako na hindi alam. So sharing of ideas ang ginagawa ko sa aking barangay. So, lahat yan ay ginagawa ko yan para bigyan sila ng pansin ang aking mga barangay kagawad. Can be also the leader of our barangay. At the same time, unity. Bago lahat, nung umupo kami, mayroon ako mga kasama na hindi ko kasama noon. Pero ang ginawa ko ay kinausap ko sila sa dahilan na tayo ay magkasama-sama sa layunin na pagtulong sa ating barangay. So, yun ay nagkaroon ng unification sa aking barangay at sila rin ay tumutulong. So, si Pic Manera ay ang layunin lang niya ay tumulong magkaroon ng progreso ng bayan ng Binmaloy. At the same time, alam po natin na ang bayan ng Binmaloy, although we all know na lahat ay may katangian na may magkaroon ng pagtutulong. Pero ang higit sa lahat dyan ay may pusong pagtulong sa ating bayan. So, yun ang masasabi ko sa aking sarili kung pagdating sa mga bagay na iyan na mangyayari sa ating bayan ni Mali. Sir,
Alam niyo po, kasi na sabi po ng mga tao, eh, pag sinasabi po nila ng Pit Merera, eh, medyo kinakatakutan po nila. Sa tingin niyo po ba, dapat po ba silang matakot sa inyo? Well, hindi dapat matakot sa akin. Unang-una, si Pit Merera, alam nila na mapagmahal sa taong bayan. Dahil alam po natin na ang hangarin na naman ni Pit Merera ay tumulong. Well, maraming klaseng uri na dapat katakutan. Ang dapat katakutan kung si Pit Merera ay mali ang ginagawa sa sistema ng pamamalakad. Ngunit, nakikita naman nila na si Pit Merera during his term as 9 years na mayor, naging open book sa lahat ng mga taong tao ini-inform niya para at least alam nila kung tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Sir, tinatanong po kasi ng mga tao, majority sa mga nanonood sa atin, no, paano daw po kayo makitungo sa inyong mga staff? Well, nakikita nila. Ang pagtutungo ko kasi parang tinuturin ko silang kapatid. Kung makita nila pagtungo ko sa mga staff before when I was the vice mayor, at the same time, sa kasalukuyang kapitan, magtanong na lang sila sa office of the vice mayor sa aking nakasasakupan noon at ngayon bilang kapitan, pagtingnan nila kung ano ang pakikitungo ni Pit Merera. Sir, barbero daw po kayo. Naging bus driver daw po kayo.